Ibabahagi natin ngayon ay ang mga halaman na para sa akin talagang mahuhusay magaganda na kaakit-akit sa kusina. Bakit di mo subukang maglagay nito sa iyong kusina? Baka isa ka rin sa matutuwa at magustuhan mo rin ang mga ito. Ito ang pinakamahusay na mga halaman sa bahay para sa iyong kusina. Karamihan sa mga ito ay talaga namang itinuturing ang mga ito na maswerteng halaman. Mula sa pagkakaroon ng air purifying properties hanggang sa pagpapasigla ng ating mood, ang mga halaman sa bahay ay perpekto para sa pagre-refresh ng iyong kusina. Gayunpaman, hindi lahat ng halaman ay maaaring mabuhay sa iyong kusina, lalo na dahil ang temperatura ay tumataas sa tuwing may bagong baking session at maaari din itong maging talagang mahalumigmig kung ikaw ay nagpapakulo ng mga gulay o pasta. Ngunit huwag matakot, may mga 10 halaman sa bahay na talagang gustong-gusto ang ganitong kapaligirang, kaya pwede mong dalhin ang mga halaman G ito sa iyong kusina. Gustong-gusto ng mga halaman ang kahalumigmigan, at sa tuwing nagpapakulo ka ng tubig lutuin ang iyong pagkain o patakbuhin ang gripo, ang iyong mga halaman ay sumisip-sip ng singaw at umunlad sa kapaligirang ito. Karamihan sa mga kusina ay medyo magaan at maaliwalas din, na may mahusay na sirkulasyon na sambahin ng anumang uri ng halaman, sabi ni Beth. Kapag iniisip natin ang natural na mundo, ito ang dahilan kung bakit agad nating naiisip ang mga tabing ilog at sahig ng kagubatan, na kung ano mismo ang umuunlad sa kapaligiran ng kusina. Kaya, tingnan natin ang pinakamahusay na mga halaman sa bahay para sa iyong kusina. Maaari ka talagang mag-eksperimento sa kung ano ang gumagana para sa iyo, ngunit mula sa funky ferns hanggang sa mapang-akit na calatheas, mayroong maraming mga pagpipilian sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin sa iyong istasyon ng pagluluto. Ang ilan sa aming mga rekomendasyon para sa mga halaman sa kusina ay kinabibilangan ng Boston Fern, Peace Lily at Satin Pothos. Ang Boston Fern. Happy na may kaunting sikat ng araw, ang hindi nakakalason na Boston Fern ay uunlad sa iyong stand ng kusina, ilagay ito sa tabi ng iyong mga makukulay na pampalasa o sa tabi ng iyong coffee station para tamasahin ang mga evergreen na dahon nito. Dagdag pa, kailangan lang ito ang paminsan-minsang ambon at tubig kapag natuyo ang 2 tuktok na pulgada ng lupa. Gustong-gusto ng Boston Ferns ang maliwanag at hindi direktang liwanag, ngunit tandaan na ang sobrang lilim ay maaaring magresulta sa kalat-kalat na mga fronds. Ang Blue Star Fern. Kilala rin bilang Sword Fern, ang funky house na halaman na ito ay madaling ibagay sa mababa at katamtamang sikat ng araw, at mahilig din sa kahalumigmigan. Kapag ang mga fronds ay nagsimulang maging kayumanggi, iyon ang iyong unang senyales na malamang na napabayaan mo ito ng ilang sandali sa pamamagitan ng alinman sa hindi pagdidilig nito ng sapat o pagpapanatili nito sa sobrang liwanag. Para masiguradong masisiyahan ka sa kagandahan nito hanggat maaari, diligan ito linggo-linggo. Pro tip, ang ganitong uri ng pako ay gustong panatilihing tuyo ang mga dahon nito, kaya siguraduhin hindi mo mabasa ang mga dahon kapag dinidiligan ito. Blue Star Fern na may planta. Sinisimulan mo ang paglalakbay ng magulang ng iyong halaman sa bahay at natatakot kang patayin ang iyong mga bagong pinagtibay na karagdagan kung gayon ang halaman na ito ay perpekto para sa iyo. Maaari itong tumagal ng ilang linggo, marahil kahit na buwan, nang walang tubig at mabubuhay din sa mas madilim na interior. Ang mga sanga nito ay nagtatampok ng makintab na berdeng dahon at mainam para sa pagdadala ng ugnayan sa labas sa iyong kusina. Baguhan sa pagtatanim sa bahay. Pumunta para sa Zamaculcus sa gray na palayok. Satin Pothos. Hugis puso na mga dahon, satin finish at puting specks, ang naka-istilong halaman na ito ay madaling alagaan, iwasan lamang ito sa direktang sikat ng araw at huwag itong labis na tubig. Itanim ito sa mga pandekorasyon na kaldero upang tumugma sa iyong aesthetic sa kusina, o pumili ng mga nakabitin na basket na gawa sa natural na mga texture upang makuha ang bohemian na hitsura. Ilagay ang iyong halaman sa bahay sa isang mantle at hayaan itong malayang dumaloy. Chinese Evergreen. Istilo ang iyong bukas na stand na may makulay na rosas, pula at berdeng halamang aglanima. Ang matapang na mga dahon nito ay mamumukod tangi at magbibigay sa iyong espasyo ng sariwang hitsura. Ang kailangan lang nito ay maliwanag hanggang katamtamang hindi direktang liwanag at tubig bawat isang linggo. Huwag kalimutang panasan ang mga dahon nito paminsan-minsan dahil malamang na maalikabok. Magdagdag ng pop ng kulay sa iyong scheme gamit ang red aglanima sa quinto plant pot na kulay asul at kulay abo. Calathea ornata gustong.
Gusto ng pink at berdeng stripy na halaman ang mga basang interior tulad ng mga kusina at banyo. Para mapangalagaan ito, ilayo ito sa direktang sikat ng araw dahil masisira nito ang mga dahon at maglalaho ang magagandang lilim. Bigyan ito ng magandang ambon at punasan ang mga dahon upang mapanatili itong sariwa sa lahat ng oras. Magiging maganda ang hitsura ng halamang ito sa iyong worktop o sa tabi ng iyong kitchen. Ang Kentia Palm. Dalhin ang labas at makuha ang tropical na pakiramdam sa Kentia Palm. Itanim ito sa isang statement clay pot o ilagay ito sa ibabaw ng isang kahoy na upuan sa tabi ng isang bintana upang lumikha ng isang mahusay na tampok. Ang mabuting balita ay nangangailangan lamang ito ng mahinang pagtutubag at katamtamang liwanag. Dagdag pa, gusto nito ang mataas na kahalumigmigan kaya magiging perpekto ito para sa iyong kusina. Golden Pothos. Ang mabilis na lumalagong trailing plant na ito ay masaya sa temperatura ng silid sa pagitan ng 10 hanggang 24 degrees Celsius ngunit mas gusto ang mga lugar na may mataas na kahalumigmigan. Magiging maganda ang hitsura nito sa ibabaw ng isang stand sa pagitan ng mga cookbook o nakatanim sa isang nakasabit na palayok kung saan maaari mong humanga ang make-and-tub na berdeng mga dahon nito na may ban-ayad na cream at dilaw na batik. Ang Peace Lily. Ang sopistikado at naglilinis ng hangin na halamang ito na may berdeng dahon at puting bulaklak ay mas gusto ang mga kapaligiran na may mataas na kahalumigmigan at hindi direktang liwanag. Pumasok sa routine ng pagdidilig sa iyong Peace Lily dahil mahilig ito sa tubig. Kung ito ay masaya sa lokasyon at maraming inumin, dapat itong mamukadkad sa buong Tagsibol. Gumawa ng centerpiece para sa iyong dining table o kitchen na may ganitong kaakit-akit na halaman sa bahay. Succulents. Pansinin ang mga mahilig sa halaman na kulang sa mga berdeng daliri na iyon nasa clodin kita. Ang mga succulents ay magiging iyong matalik na kaibigan. Bakit? Bueno, kailangan lang nila ng magandang lugar na may maliwanag, hindi direktang liwanag, kaunting tubig. Maaari mo ring diligan ang mga ito kapag ang lupa ay ganap na tuyo at hindi sila magagalit sa iyo, at isang magandang temperatura upang umunlad. Kung tutuusin, sila ang ilan sa mga pinakamahirap patayin na halaman sa bahay. Gawin ang iyong mga kasanayan sa magulang ng halaman gamit ang napakalaking Echeverius succulent para sa baguhan. Ibabahagi natin ngayon ay ang mga halaman na para sa akin talagang mahuhusay magaganda na kaakit-akit sa kusina, bakit di mo subukang maglagay nito sa iyong kusina, baka isa ka rin sa matutuwa at magustuhan mo rin ang mga ito. Ito ang pinakamahalaga.